sapatos, wait lang. Huwag niyo akong i-judge na ganito yung itsura ng bahay ko. Sobra siyang masalimuot dahil naglilipat ako ng bahay. So today, papakita ko sa inyo yung bahay na lilipatan ko. Okay? Para hindi niyo ako i-judge. Erna? Ang init. Paalis pa lang tayo, pero parang pauwi ka na. Lakot na lakot ka na, Day. Mainit. Ba't ka kasi naka-sweatshirt? Umuulan, oh. Pag umuulan, sweatshirt? Mm-mm. Bakla humid, ang init ng singaw. Hindi. We can fight here. Nakaka-stress yung itsura mo. Tsaka-tsaka mo! Ang ganda kasi, no? Fresh! So, pupunta tayo dun sa bahay na lilipatan ko. Wala pa siyang laman para lang makita natin difference nung bare at saka may laman na. Ano ginagawa mo rin na? Papa-fresh para umantay naman. Kahit anong ilagay mo sa pes mo, Day, hindi ka pe-fresh kung may kulitay ka sa magkabilang mata. Alam ko, ipaayos mo na talaga yung kulitay mo. Ang tagal na yan, Day. Ilang months na yan, yung totoo. Kasi itong si Annie, bati ng bati. Gamot ako ng gamot. The more na binabati, parang yung matanda, naniniwala ka sa mga ganyan. Oo. Ba't ka man may mga kulitay? Siguro sinisilipan mo si Ayon. Oh, no! Hindi na ako natutulog sa kwarto niyo din. Sino mo nakasakas ng aircon sa kotse? Pero lapot na lapot ka. Pagpagupit ka kasi. Hindi maganda yan. Yan yung mga nagugustuhan ngayon ng mga bagong followers. Please subscribe to my channel. Welcome to Vice Ganda. May channel. So this is Annie, my friend from Russia. But since it's quarantine, the Philippines is locked down. She was stuck here in the Philippines and can't go back to Russia for now. What are your plans? When do you plan to leave? No plans. From Russia and this one, this other friend of mine is from Upper Volta. You know Upper Volta? It's a... part of Russia. Upper Volta is part of Russia? Yes. Maraming kasing country sa Russia na ano... na... nagtatagalog yung mataga Upper Volta. Na naghiwa-hiwalay na like... dati yung Serbia and Montenegro magkasama yon. Ngayon, magkaiba na yung Serbia at yung Montenegro. Tsaka yung ano. Hindi, nabasa ko yan. At tagal na natin magkaibigan, hindi kita nakita nagbabasa. Paano mo nabasa yan? Etchusera ka? St. Martin and the Grenadines, part din ng Russia yan. Anong geographical boundaries ng ano, St. Martin and the Grenadines? Well, the geographical boundaries of that countries. Can I search? Ang laki ng mukha niya. Can you search that? Dati ka bang tuna? Hindi ko. Gakso? Nakikita niyo itong dala ko. Hindi to pwedeng mawala sa akin. Dahil to, si Meme, maraming pitik yan. Kailangan? Chusel. Abot mo agad. Sige nga, try nga natin. Kaya nga lang. Throat spray! Makatila lang muna ka, Erna! Kate! Ay na ang kate! Ang bagal na! Ay na ang kate! I have three throat spray. This is Camino-san. Lagi niyang ginagamit. Siya kapag anayaan mo siyang kumuha sa ano, sa lalagyan. Hindi niya pwedeng hawakan. Hindi niya pwedeng hawakan. Meron kaming... tissue, please. Meron ka, o tinan mo. See? By the way, this is not a paid partnership. You know, I am a very needy person. Without Erna, I will die. Very needy, very maarte, very clean. I will die if Erna is not with me. But there are times I also die because he's with me. You know, sometimes he make me live, sometimes he make me die. You're the cause of my life and death. Erna? Yes, Kaya. Hindi pa tayo ng bahay. What can you say? Mamimiss mo ba dati nating bahay? Pwedeng 1 week tayo sa bago, 1 week tayo sa luma. Parang alternate.
So ano, lipat tayo ng lipat ng bahay? Hindi, syempre marami. Lipat ng gamit? Hindi, marami tayong gamit. Ay, taray! So, iba yung gamit doon, iba yung gamit dyan. Ay, taray, nakapagpundar! Mahirap din syempre yung iwan yung... yan luma. Kasi may nabuo na dyan. Na ano, mga tiyanak mo sa CR na nakikita ko sa CCTV. Ang baboy, lilipat na po kami kasi baradong-barado na po yung ano drainage system nung dati kong bahay. Kasi na-discovery po namin na yung CR po sa second floor, dun sa isang kwarto doon, baradong-barado na dahil maraming namuo at nanigas na mga tiyanak. Yun po yung CR na ginagamit ni Erna. Pina-DNA test namin, sa kanya po talaga galing. Siyempre, may mga pangangailangan din kayo, no? Kung hindi kayong ibigay ng iba, di use your hands. Ewan ko yung nasa likod ko. Paki-button, please. Alam mo na yun eh. Magsasabihin niya, Te, maliligo lang ako. Kaya sabi niya, Te, magbabanyo lang ako. Or na lang ako. Sabi niya, pero medyo matagal. Kasi ang bilis-bilis niyang maligo. Ang ligo niya less than 5 minutes. Pero pag matagal, chachikin ko, nakalak. Chachikin ko yung CCTV. Busy siya. Nagaganchilyo, pa na yung ganun eh. Si Bakla, ba't ang baba nung ginaganchilyo? Tapos sabi ko, tsaka, ang taray niya, nagaganchilyo siya isang kamay lang. Di ba usually pag ganchilyo, dalawa? Nagaganchilyo siya isang kamay lang, tapos may hawak pa siyang cellphone. Ang taray ni Bakla, ganchilyo and watching via cellphone at the same time. Tapos sabi ko, paano niya natatapos yung ganchilyo? Nakapikit siya. Iba. And, beware. Sa bago, may gagawin ako hindi nyo magugustuhan. Babahuyin ba? So, we are here. I'm so excited to show you kung saan kami lilipat. So, itong property na to, nabili ko siya 6 or 5 years ago. Binili ko to para sa lolo ko. Nung namatay yung lolo ko, sobra kong nasad na walang ako ng ganang ipatayo siya. Tumenga siya ng ilang taon. Pero maganda kasi yung property. Tapos in-advisean ako na huwag daw ibenta dahil sayang mag-appreciate. At saka dahil gusto ko na rin lumipat ng bahay, pinatayuan ko siya. In 3 years, natapos na siyang gawin. Palipat na ako ng March, tapos biglang nagkaroon ng abiriya, mga pandemic, ganyan, nag-lockdown. So hindi ako nakalipat. Yung mga gamit na in-order ko for delivery, hindi siya na-deliver. Nag-GCQ na, ayos na dapat, piniyagan ng lumipat, tapos na-deliver yung gamit. Tapos biglang naghigpit na naman, hindi natuloy. So ngayon, lumuluwag na ulit. Kaya unti-unti, papalipat na kami. Let's go. I'll tour you around. Nang wala pa siyang laman. So ayan, metal. Industrial siya yung design ng bahay. Hi! Sila po talagang gumawa nitong bahay ko. Kanila to, Charos. Hello, si Tessa at si Joel. Mga barkada yan ni Vong Navarro. Eh, sila yung nag-ayos ng bahay ni Vong Navarro. Ang ganda. So, sinadjust ni Vong, sila na rin ang mag-take charge. So sila ang aking construction manager. Yes, at ito ang aking engineer. Yes. Ilang square to? Yung bahay around 1,300. Yung ba yung floor ano? Floor area. Ay, dito na yung kabayo. Obvious ba 'te, nandiyan na. Ay, tarantado ka, bastos ka din sa akin. Uy! Galing pa siya ng ibang bansa. Actually, itong kabayong to, hindi siya basta kabayo. It's a lampshade. Ang laki-laki nga, pero ito lang naman yung lamp niya. Ah, meron pa pala tayong itong powder room. This is the powder room. Ang taas ng powder room. Itong powder room na to, for your information, may ano to, by category sa height.
Kung ang height mo ay 5 to 6 flat dito ka sa lamin na to. Pero kung 6'10 above, itong gagamitin mo sa lamin. Kasi bawal ka dito. Actually, sa kwarto ko dapat to, di ba? Ah, dalawa. In-order namin to from Dubai. Tapos yung nakita ko, ang ganda kasi niyan sa picture. Tapos yung nakita ko, parang ang liit. Eh, ang laki ng balakan ko. Parang sobra yung balakan ko dun sa ano. Pero yung pala, ganyan lang naman talaga yung mga size niya. Yung iba, parang meron lang ano, charot o budol na mukhang malaki. Pero pare-pareho lang naman sila ng size. Pero nailagay ko na dito, kaya dito na siya. Itong pinto, hindi pa siya tapos. Pero metal din siya, di ba? Isang buong pinto na yan ay bakal. Ang gusto kong design niya eh yung parang mga bitak-bitak, tibag-tibag, flawfully beautiful. Kung ano ang laman ng mga boxes, malalaman ninyo in time. For now, yung shell muna ang makikita ninyo. Ito hindi pa siya tapos kasi maglalagay ng mural, may mural dyan nung nag-lockdown. Biglang nawala yung artist, tinahanap namin. Kaya ako napapanood to ng artist, nananawagan ka magpakita ka na kasi nakapag-down na sa'yo. May elevator. Kasi syempre, yung nanay ko pagpupunta rito, masakit yung tuhod, hindi niya nakakayaning umakyat. Kaya nagpagawa akong elevator for her. At saka para na rin sa mga baklang matatanda, kasi ito, ilang taon na lang senior citizen na, so hindi siya makakaakit manaog, pinagawa ko siya ng elevator. Spoiled! Seriously, te. Para kay nanay, para sa iyo din, syempre. This is the den. Combination siya ng bato, metal, at glass. Walang masyadong wood. Very, very light lang yung wood. Ano to? Para saan to? Picture mo! So, this is the television. 110-inch television. Makita niyo yung wall, may texture. Artist talaga yung gumawa dyan. Parang pinagsamang entertainment area at saka puki-puki office, di ba? Maglalagay tayo, dito na ako makikipag-meeting. Kasi pag nakikipag-meeting ako, gusto ko, din ako ng TV. Addict ako sa TV. Ito yung first guest room, connecting the den. Guest CR. This is the dining area. At ito yung pantakip ng mga ulam. Pagtapos ng kumain, pag may natira, gumaganon yan, bumabaliktad, tapos bumababa. Pantakip ng mga ulam para hindi siya langawin. Anong istra? Ano naman design yan, te? Ha? Ito, totoo. Ano yung patnak ganyan? Yan yung sukat ng kabaong mo. Diyan namin siya ilalagay. Pag napikun na talaga ako sa kanya, ang dami niyang chika. Ayan, di ba nakita mo naman korting kabaong oh, no. Dyan ka? Higa ka nga, parang masyadong malaki. Parang may kasama ka kasi baka mabagot ka. Another guest room. Sabi ni Annie, ito na daw ang kwarto niya. This is gonna be Annie's official room. Another guest room. CCTV. Para makita natin kung si Erna, anong ginagawa? Baka nagaganchilyo na naman siya. This is the toilet. The toilet. Ayan, may mga sarili siyang cabinet, syempre. Simple yung pa-cabinet yung guest. Para kung sakasakaling mag-enjoy siya, ayaw niya nang umuwi. Erna, ito na yung trolley na gagamitin mo sa ABS, lalagyan ng gamit ko. Sige, palalagyan ko na lang ng gulong. This is the clean kitchen. Para saan ba to? Exhaust, para pag nag-grill. Oh, kala mo naman talaga nag-grill. E, pa-deliver lang naman tayo. Grab food lang naman tayo, everyday girl. Parang masayang pera natin dito. Di naman tayo nagluluto. Teppanyaki island counter. Tapos, ito. Ito ang room ni Erna. Erna, nakita naman yung room mo. Come over here, VG. What's this? Ano na? Ano to? That's the dumbwaiter. Para pag nandun ako sa kwarto ko, gusto akong kainin, hindi na sila aakyat. Para hindi sila mahirapan. Lalagay lang dyan yung pagkain, pipindutin, aakyat yan diretso sa kwarto ko. Para siyang elevator ng pagkain. Amazing! Sabi! Ikaw din, pag inuutusan kita o tinatawag kita, para hindi ka matagalan, sasakay ka dyan para diretso ka sa kwarto ko. Erna, this is your room. Ito kwarto ni Erna. Ano to? Storage, chuchu.
Dito ka, dito ka lang. Hindi ka pa kasha rito. Baka ma-electrocute ako dito. Mga switch yan, bakla. Mga switch. Yung tao sa labas, pag may padating, may bisita, nag-doorbell, dito makikita. Pwede niya kausapin, ganon. Kung sino. Sino pong hinahanap niyo, ganon. Ay, bongga. Naaliwa ko. Ito yung lalagyan ng mga stock na pagkain. Nalihim na pinupuslit na urna pa uwi sa bahay nila. Kasi yung mga stock dun sa bahay ko, nagtataka ko, bet maya, pag-grocery ng pag-grocery pala. Tinignan ko sa CCTV, gine-gatelock, ginujuwi sa balur. Oh no! Ah, yun na yung ref. Ah, tari ng ref. Fuck, this is the ref. Fisher and Paykel? Hindi ko siya kilala. Wala akong alam sa mga gamit. Ginaguide lang ako ni Tessa at saka ni Joel. Ayan. Steamer? Ah, steaman, ganon. Ito? Pagkaluto ng food. Iwan lang dyan. Ah, para hindi lumalamig yung food. At the same time, hindi siya nag-overcook. Dish warmer ang tawag. Ang taray, tingnan mo nga naman, oh. Tingnan mo nga naman, may dish warmer. Dati, pag isa mo mag-intat, napagkain lang, ilagay mo lang sa pinagsalingan, takpag mo na sa mangingit na. Tingnan mo nga naman ang buhay ko. Para hindi malaos, hindi lumamig, ilalagay lang natin sa ano, sa rice cooker. Sa loob ng rice cooker, tapos natakpan mo yung rice cooker. Since nandito na rin naman tayo sa clean kitchen, punta tayo sa dirty kitchen. Tadaan! This is the dirty kitchen. Hindi niyo ho kasi naitatanong, may catering business ako. Diyos ko, bakit ganito kalaking kitchen ang ginawa ninyo? Munggulong naman inuulam ko ito yung biyernes at saka galunggong. Bakit kailangan ng ganito kalaking kitchen? At saka wala namang nagluluto! Bakit tayo bumili ng ganito? Erna, you have to maximize this area. Marunong ako magluto, no? Kaya lang with this kind of gadgets, and this kind of... Gadgets? Ano gadgets? Ginadgets mo talaga? Parang bawal ang pakbet dito, te. Parang bawal ang dinding-ding. Pakbet, munggo, dinding-ding, galunggong. Puke-puke. Ang pinakasusyal na namin kinakain ay pork chop. Pero ganito ang ginawa niyong ano. This is the maid's quarters. Oh, Erna's quarters. Ang dami mo talaga kwarto dito, girl. Ikaw mo nagpatayo nito. Oh, itour mo kami, Erna. Pumasok sa loob. Samahan niyo po ako. Ang daming kama. Makikita niyo naman. Hindi totoo. Quarantine area ba ito? Parang naglagay kayo ng quarantine area. Ayan. Ganda ng mga ano, oh. Tapos may pull out pa. So alam niyo na kung ilan ang maid. Ilan ang maid? Actually, mas marami pang maid kaysa sa amin. Kaya siguro ang laki-laki ng kitchen. Kasi yung dinuluto doon para lahat sa kanila, sa dami nila. Oh, ito, lalagyan ng gamit nila. Pero malaki. Aray! Ay, sorry. Kasi, ano ba ginagawa mo kasi dyan? At dahil nandito ang maid's quarters, nandito ang mga jowa nila. Hi po! Ayan. Hello, kuya. Kumusta po kayo? Nagmerienda na kayo. Ayun. Kilala ko pagkatao mo. Ah, ito storage ulit. More storage. Pantry and storage. Ano to? Storage again. Ang dami naming tinatago. Hindi nyo alam kung bakit maraming storage. Mga lihim ni Vice Ganda nasa storage. Nasa basement na tayo. This is the 8-car garage. This is the drivers and security area, quarters. So alam niyo na, pag nawawala si Erna, nandito lang siya sa area ng mga driver at security. So, kunyari, ilang magkatibahin naman. Pero ito po,
Dito po talaga kami kumakain. Kaya nagtataka ko ba't nagpagawa sila ng malaking kitchen? Ito lang naman po talaga yung kainan namin. Simple lang ang aming pamumuhay, payak lang. Sapat na sa amin ang mga ganitong bagay. Napagpasaya na ito sa amin. At dahil ang laki ng bahay, ibenta natin. Ah, ito yung grotto. Hindi na po kami tumatanggap. This is the generator. Para walang brown out! Di na uso yung brown out. And this is the grotto. Nung binili ko itong property na to, meron kasi siyang nakatayong bahay. Tapos meron din siyang grotto. Pero yung bahay lang ang tinear down. Siya lang ang tinibag at tinanggal. But the grotto remains. Kasi hindi daw magandang sinisira yung mga ganyang part. Tapos dinagdagan lang namin ng mga bagong halaman. At dahil uso ang mga plantitas lately, I'm sure mapupuno ng halaman yan. Ito ang liguan ng mga aso. So alam mo na, Arna, dito ka maliligo. Dahil ito ang liguan ng mga aso. Ano yan, Arna? Check mo yan. Check mo this part. Ate! Palbasin niyo ako! Ay! Ito! Teka lang, ito inaayos ko lang, Arna. Ay, nilalak mo talaga! So this is the pool area. Di pa siya tapos, pero it's made of glass. Naka-elevate siya. Iba yung mga usual pools na sa ilalim, ito naka-elevate. 6 feet, nandun yung jacuzzi area. Para yung nanay ko, dyan-dyan lang naman siya, hindi naman lalangoy yun. Pag nabuo to, ito ang itsura niya. Made of glass, para kakaiba. Parang nakaka-Hollywood. At syempre, hindi yung nakaka-Hollywood kung walang diving area. Ito ang diving board. Bakit ka dyan? Tayo ka rito, talon ka papunta doon. Charot lang. Now, we go to the bar area. Ay, ang ganda naman ito, nitong table na to. Gusto ko to. Ang ganda ng design niya, yung parang may natural rust. Yung iba kasi parang halatang design. This is the mini bar table. Let's go to the spa. May pa-spa! This is the steam area. Steam area. Ito siya. Dito siya ina-adjust. Sauna. Yes! Very effective. Te, tingnan mo. Oh, I'm sweaty. Baka hindi pa nakasaksak! Pero tinan mo, hindi pa nakasaksak yun, pero effective. Mait agad, diba? Oo. Mas mainit yun. Pero mainit yun. Ay! Lukan mas mait. Lalo na pag nakabalo. Ang bala kong gawin dito, parang gusto kong gawing ano lang to, gym na lang ni ano, ni Ayon. Or whatever, kung anong mapag-isipan. Pwede din party area, chikahan, inuman, overlooking the glass pool. Magiging multi-purpose to. Bahala na kung anong pwede natin gawin in the future. Pag nandito na tayo. Yung sauna, ang may pinaka-excited dyan sa sauna, si Ryan Bang. Kasi mahilig siyang mag-spa, mahilig siyang mag-sauna. Yung mga Koreans mahilig sa ganyan. Kaya sa buong bahay, nung nagpunta siya dito, yan ang pinaka-tuwan-tuwa siya. Aaraw-arawin niya daw yan. Second favorite of this place. Ano na? My favorite... Second. This is the walk-in closet. Ito yung pinakamalaking area yata rito sa bahay. Mas malaki pa sa master's bedroom. This is the master's bedroom. Ang laki, di ba? Tapos yan lang po yung kama ko. Ito ang mahal-mahal na to. Ewan ko ba kung bakit napapayag akong bilhin tong anong to. Bathtub na to. Bakit 800,000 siya? Oh no!